Lord, gawin at landas. Patawarin mo po ako at isulat mo ang aking pangalan sa aral na po sa kalangitan. Linisin mo po ako. Pagaling, nasa oras na ito, gamitin mo ang buhay ko para sa iyong kalangitan. Para sa mga nasa ibang bansa, say to Jesus that you are now giving your life to Him. You are repenting from all of your sins and iniquities. You are renouncing them all. And you are now offering your life to Jesus to be used for God's glory. Let me pray for all your needs. Let me pray for all your sicknesses and diseases. Patiangin yung mga mahal sa buhay na napakahirap pag-uwi. Ipanalangin natin. Amen. Taas mo ang dalawang kamay patungo ng langit. O kaya ipatong na lang sa inyong puso. Even put your hands on your breast. And shall we pray for the healing of your sicknesses and diseases. And for all your friends and loved ones. And for all your needs. Let the good desires of your heart be granted. And all your good dreams be granted. May God help you on your studies, on your jobs, and your business. Ang iyong mahal sa buhay na nasa ibang bansa, your loved ones in abroad in different parts of the world, may the Lord help them and bless them in Jesus' name. Shall we pray? Father, in Jesus' name, no need to mention one by one their needs, but I pray, Father God, grant them the request of their hearts. Hindi ko na po mag-isa-isa pa, Panginoon, kung ano pa ang manalangin nila. Pero ang hiling ko sa oras na ito, bigay niyo nga po. At kung naniniwala kang binibigay ng Diyos, magpasalamat ka na ngayon sa Panginoon. And if you now believe that the Lord is granting a request, thank the Lord now. Thank the Lord now. Thank the Lord now. Hallelujah! I just try.
basta paki-ano nga natin yung Leviticus. Ano ba yun? Ano yung text ko? Yung text kanina. Yan, tignan ninyo. Thou shall not delay to offer the first of thy ripe fruits and of thy liquors. The firstborn of thy sons shall thou give unto thee. Likewise shall thou do with thine oxen and with thy sheep. 7 days it shall be with his dung, but the 8th day thou shalt give it to me. Thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits. Exodus 22:29-30, February na po, ibigay na po natin ang ating mga first fruits. Yung mga tithes and offerings natin, yung tenth natin para kay Lord, ang sabi ng Biblia, thou shalt not delay. Huwag mo nang i-delay pa ang pagbibigay mo na unang mga hinug, huwag yung hilaw, huwag yung bubot. Unang mga the best na fruits. Amen po ba? Exodus 22:29-30. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Walang samang sagot. Huwag mo nang patagalin pa mag-igapo ka na. Huwag mo nang patagalin pa mag-best fruits ka na. Ibigay mo na. Huwag mo nang patagalin pa. Amen? At pagwakas, kung maglilingkod ka ngayon sa Panginoon, kung magpo-full-time ka, kung magbabagong buhay ka, kung gusto mo pumasok ng langit, ngayon na. Amen? Ngayon na. Thou shall not delay. Huwag mo nang i-delay pa. Amen? So much love in the kingdom.